bago yan. Pag medyo matagal ka na sa palayan, more or less, na-compute mo na eh. Ayun, may kayabangan to. More or less, alam mo na. And in this case, alam na natin, may kita na tayo dito. Wow. Kahit papaano, hindi na sayang yung pagod natin. May kita na to. Pero, for the purpose of this video, ibibilad natin to para alam nyo, from start to finish, kung gaano kahirap din mag-produce at kung gaano kasarap mag-work sa farm. Papakita ko sa inyo to. Hopefully, mas kumita pa tayo ng konti dun sa ating palay. Nani? Good morning, kaibigan! Alright, so pupunta na tayo ngayon sa bilaran namin kasi yung reaper natin, yung last video, is ibibilad na natin ngayon. Okay, by the way, mga kaibigan, kapag hinarvest mo yung palay, kailangan mo right away mabilad yun kinaumagahan. Bola lang yan! Okay, so very important yun. Kasi kapag hindi mo yun binilad kaagad, especially now, yung mga nare-reaper, ang mangyayari nun, magkakaroon siya ng amag. Okay, pag inamag yon, maapektuhan yung quality ng grain mo. Tapos, mangyayari nun is mas mababa nila na bibilhin yung iyong palay. Okay, so kailangan mo mabilad agad. So, praise God kasi sa atin na nung nag-harvest tayo dun sa last video natin, kinaumagahan, which is now, is tirik na tirik yung araw. Okay, so today, kaibigan, tuturuan ko kayo kung paano magbilad ng palay. Okay? So, I heard kasi kahapon, ang running price ng palay as of yesterday is nasa 17 pesos yung sariwa. Which is good. Basically, pwede ko nang ibenta to eh. Pero I'm guessing na ang dry is nasa 20. Usually yan, merong 3 pesos difference. Kapag meron kang 3 pesos difference at gusto mong kumita pa ng konti dun sa palay mo, it is better na ibilad mo siya kasi meron ka pang extra income dun eh. Extra income. Okay? So, ito may sasabihin ko. More or less, tapos na tayo dun sa part ng pagtatanim, pag-aani, ganyan. So, yung gustong pag-usapan natin yan, bigyan ko lang kayo ng tip. Hindi totoo yan. Okay. When it comes naman sa marketing o kung paano nyo mas kumita dun sa palay nyo, usually yan, pag start ng harvest, okay? So pag maaga kang nagtanim, obviously, ikaw din yung maunang mag-harvest, okay? Pag ikaw yung naunang nag-harvest, ito yung tinatawag natin law of supply and demand. Pag mababa ang supply, mataas ang demand, yung price ng product is mataas. Ngayon, pag mataas naman ang supply at mababa ang demand, yung price naman ng product, in this case, yung palay, is mababa. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Okay, so salamat sa ating subject sa economics. Kahit pa paano, nagagamit natin yon. Pag ikaw yung naunang nag-ani, chances are, mas mataas mong mabibenta yung palay mo. Okay? Pero pag nag-peak yung harvest, ibig sabihin, yung supply, dadami. Sabihin natin, nasa kalagitnaan ka. Yung mas madaming supply, mas mababa yung demand, yung palay mo bababa. Okay? Tapos dun sa end part, which is yung wala ng palay, syempre mas madami na yung demand, tataas yung price ng palay. So ang nangyari dito sa atin ngayon, nag-start tayo ng harvest. Ang price ata, I think kung hindi ako magkakamali, is mga nasa 14, 14.50. Tapos medyo bumaba ng konti, 14, 13.50. Alam ko may narinig pa akong 13 eh na sariwa. Tapos eto ngayon, etong harvest natin dito sa site, since nahuli siya, kasi nung una sabi ko, ba't tayo nahuli? Dapat nauna tayo, ganyan ganyan. So anyway, so praise God, blessing in disguise pa rin siya. Kasi ngayon nag-harvest na tayo, harvest natin kahapon, yung price as of yesterday is 17 pesos. Wow, 'di ba? Pag medyo matagal ka na sa palayan, more or less
na-compute mo na eh. More or less, alam mo na. Kiyamba mo, malakas eh. And in this case, alam na natin, may kita na tayo dito. Kahit papaano, hindi na sayang yung pagod natin. May kita na to. Pero, for the purpose of this video, ibibilad natin to para alam nyo, from start to finish, kung gaano kahirap din mag-produce at kung gaano kasarap mag-work sa farm. Papakita ko sa inyo to. Hopefully, mas kumita pa tayo ng konti dun sa ating palay. Pag-binig ko na yata yan. Okay, so malapit na tayo dito. Titignan natin kung paano. Alright. So, yung mga yan, ayan, nag-ano pa sila. Naglalatag pa sila. Ayan, lalatag sila. Pero, for yung ani natin kahapon, pinahiwalay ko para alam natin kung ano yung mangyayari pag na-dry. So, ito yung naani kahapon. Yes. So, kailangan natin ng mga around 8 hours of straight sunlight. Ayan, tirik na tirik yung araw ngayon. Ayan natin. So, 8 hours of straight sunlight para ma-dry. Sa mais naman, iba, 2 araw. Pero sa palay, isa lang. Basta tama yung pagka-halo. Ay, tingnan natin kung paano yung paghila. Ito na yung pinag-anihan natin. So, tapos na. Wala nang makikita. Dito sa right, yung nilagyan natin ng saltima at saka opal. Right at saka sa left. So, based dun sa computation kahapon, is tumaas siya ng 15%. So, dito, naani natin 70 na kabahan. Dun sa kalahati is 60. Okay, so ito yung product nila. BSF yung company. So Saltima at saka Opal. Ayan, okay. So yan, yan na. So eto, mag-aantay na lang ng taniman ulit, next cropping. Okay. Nani? Wow naman. Wow. Okay, so pagkatapos gamitan ng tinidor, which is yan, makita nyo parang may mga guhit-guhit. Next is yung kutsara. Baka chansin ko yung gilagid mo. Kutsara, tinidor. Okay. Kailangan linyahan. So yung purpose nito is dapat lumabas yung semento. Okay, lalabas yung semento. Para mangyari dyan, may initan yung semento, tapos pagkataas nun, babalik ta rin na naman. Okay, so lilinyahan to lahat. Lahat yan. Lahat yan, malilinyahan. Tapos lalagyan mo lang ng spacing. So gagawin to panghalo every 20 minutes. Hanggang mamayang 3 o'clock. So nag-start tayo ng 7. So hopefully mga 3 o'clock tapos na to. Ayan, kaya mga nagbibilad, mga slim. Walang matabang nagbibilad. Eh, parinig ka ng kalinig eh. At wala rin
maputing nagbibilad kasi nga sobrang init, kasi ito yung ginagawa. Kaya healthy sila kasi iniinom pa sila ng tubig. Okay. Nahalo na natin ngayon, kaya mag-aantay tayo ng 20 minutes tapos hahaluin natin ulit. So kung saan yung mga heels niya, kasi di ba may ano yan eh, may rows. Dali ah, papakita ko, wait lang. So nakikita niyo yung mga rows tapos heels. So yung kung saan yung heel niya, yung next na halo natin, yun yung tatamaan natin ng kutsara natin, yung ating munting kutsara. So every 20 minutes, ganun yung gagawin natin hanggang maka 8 hours tayo, hanggang 3 o'clock. Tapos yun, pwede na yun, more or less dry na. Okay, so medyo mahirap yung trabaho kasi mainit. Kaya huwag kayong magsasayang ng kanin. Okay, at saka kunin nyo lang yung kaya nyong kainin. Pakialam mo. Kasi mahirap mag-produce ng